Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, ang pamana ng Yumaong Bienan, kinamkam raw ng anak at walang napunta ni Cinco kay Manugang. Ang kinukuha ko lang naman yung karapatan ng mga bata. May bidinsya naman ako na birth certificate sa kakinasal kay mag-asawa. Hindi po totoo yung kinamkam ko po ang lahat ng ari-arian ng magulang namin. Nagtatalunan nga ng maghipag ang pamanang iniwan daw ng Yumaong magulang. Sila'y pinagtutulungan nila ako kaya wala po nakukuha. Wala na po siyang dapat habulin po sa manat. Harapin na natin at pag-usapan sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Sausawero, sausawera! Let's get ready for sausawa! Na pala! Sa pula, sa puti! Ang mga bisina, sana'y magbate! Wala na sana malamanan! Usapang maayos na lamang! Samahan niyo kami! Come on! Napusa dyan ang kulay, ang itong karangkuhay. Tayo ba't maraman, aabot ang usapan. Amin ang awayan at magkakayan. Gusto mo pang magkisawso na nanakibigan. Mga kapati! Ano ba? Mong talikuran, harapin mo, face to face! Hey! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Good morning mga kasawsawan! Ang sigaw po ng Manugang, ang hipag ko ay swapang! Dahil wala man lang napunta sa kanya sa yaman na iniwan ng kanyang bienan. Ang tanong, ano ba ang naging usapan at gaano ba kalaki ang sinasabing pamana di umano? At bakit naman kailangan pang pag-awayan? Naku Hans, ano ba ang masisay ng ating mga sausawero at sausawera sa issue natin ngayon? Naku Chang, lahat naman yata tayo hoping na may pamanang makukuha kung sakasakali. Hindi ba mga kasawsawan? Abay B1 at B2, wakey-wakey para di malusaw ang makeup. At para bigyan pa rin siyempre ng makabuluhang payo ang ating mga bisita, nandyan pa rin, kaagapay natin, sina Attorney John Philip Reyes, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. At para po sa araw na ito, mga kapatid, meron po tayong special guest mula po sa UP Institute of Islamic Studies. Narito po si Professor Macrina Morados. Magandang umaga po, ma'am. So, Pilipinas, ano pang inaantay nyo? Aba, let's make it a come on! Face to face na! Iniisip lang daw niya ang kapakanan ng kanyang dalawang anak, kaya talagang hahabulin niya ang dapat ay sa kanila, lalong-lalo na ang pamana ng kanyang Yumaong Bienan dahil wala raw siyang nakuha sa naging hatian. Pakikwento nga sa amin sa Mera Almonsor. Pasok! Please, please! Magandang umaga po sa inyo, Ate Samera. Pakikwento po sa amin, ano pong pangalan ng inyo pong asawa? Udin Mansur. Kayo po ay kasal? Opo. Saan po kayo kinasal? Sa Mindanao po. Okay. Ang naging kasal po ba ninyo ay sa Christian o sa Muslim po? Meron din po Muslim, meron din po Christian. Oho. So pareho po doon kayo ay kasal. So nagkaroon po kayo ng ilang anak? Dalawa.
Dalawa po, okay. Ito pong sinasabi ninyong naging problema sa hatian, kailan po ito nag-umpisa? Nag-umpisa po ito sa pagpunta ko kay Ate Lemmy. Oho, sino po si Ate Lemmy? Kapatid ng asawa ko sa ibang tatay. Ah, so half-sister po niya ito. So, pareho lang po ang kanilang ina. Parang ganun po. Okay po. So, ano pong naging problema kay Ate Lemmy? Humingi po ako ng tulong sa kanya. Para po kanino? Anak ko, opo. Dalawang bata. Pumunta po ako nakaraang taon sa kanya. Humingi po ako ng tulong na sabi ko, Ate Lemmy, tulungan mo ako dahil yung mga bata ay may kailangan sa loob ng ano, eskwelahan. Uh-huh. Ang sabi po niya sa ilang akin... Ilang taon na po ba ang mga bata? Ano, magto-20 po yung isa. Aho. Uh-huh. 18 po yung isa. Pareho pong babae po, lalaki? Lalaki po lahat. Parehong lalaki, okay po. Yun po yung nangyari. Di, tinaboy po nila ako. Pinagsabunutan po nila ako. May kasama po ako. Sino po ang nagtaboy sa inyo? Si Ate Lemmy po. Bakit daw po niya kayo tinaboy? At bakit po siya ang nilalapitan ninyo sa tulong? Nasaan po ang inyong mister? Ang asawa ko po, hindi ko po alam. Bakit hindi po ninyo alam? Basta grade 2 po yun na umalis siya sa akin. Ang sabi po niya, umuwi po siya ng Mindanao. Grade 2? So yung parang bata. Ang lumalabas, ilang taon lang ang bata, parang mga 6, 7, ganun po. Nung huli nilang nakita ang kanilang ama. Ano daw pong kadahilanan? Bakit po nawala ang kanilang ama o umalis? Pupunta daw po sa Mindanao, titingnan po yung lupay nila. Mm-hmm. Mula po noon, hindi na bumalik? Hindi na po. Okay po. So, wala pong naging paliwanag sa mga bata? Wala na po. Tinanong po ninyo itong kapatid na si Lemmy kung nasan po yung inyong mister. Anong tinanong sabi niya? Po. Ang sabi niya sa akin, wala daw siyang pakialam sa akin kung saan daw ako pupunta. At saka, sinabi niya sa akin na hindi rin niya nakita yung asawa ko. Pero, alam ko na may usapan po sila nung umalis yung asawa ko. Paano naman po yung sinasabi ninyong may hinahabol kayong hatian, ano po yun? Saan po ninyo nakuha ang ideya na yun at yung kwento na yun? Ang habol ko po doon ay tungkol sa ano, party ng mga bata po na dalawa. Mm. Kasi hawak ko po yung dalawang batang lalaki po. Opo, nasa inyo po. Opo. Kayo po ang nag-alaga. Wala akong pakialam kung mabigyan ako o hindi. Ano po ang sinagot ni Lemmy nung kinausap niyo sa tungkol doon? Ang sabi po niya sa akin, wala na ron natitirang pera. Saan po ninyo nakuha yung ideya na merong pera, merong pamana? Kanino po galing ang pamana? Galing kay Ate Lemmy po. Sino daw ang nagbigay kay Ate Lemmy? Ano, binenta po niya yung bahay sa Tandang Sora. Kaninong bahay yun? Hindi ko po nga po. Sa magulang po nila. Sa magulang opo. Ni Ate Lemmy at ng inyo pong mister opo. Na si Kuya Odin. Opo. Okay. So mula po nung umalis si Kuya Odin, wala po kayong naging komunikasyon, lisula, tawag? Wala po. Hindi po ninyo alam kung hindi nasaan na siya. So hindi na rin po nagbibigay ng hindi. Sustento. Wala kahit po. Po itong si Lemmy, wala rin po wala yung binibigay. Po. Kahit piso. So nung nagpunta po kayo last year para humingi ng tulong, wala rin wala po rin binigay. Po. Okay. Bakit po sa palagay ninyo walang maibigay na maayos at magandang paliwanag itong si Ate Lemmy kung nasaan si Odin na siyang kapatid naman po niya? Yun ang hindi ko po alam. Kasi si Ate Lemmy po talaga ay sakim talaga siya. Ang kapal na mukha niya, talagang gusto niya kim-kimin yung lahat ng pera okay. ko. Ate Samera, paano po naman ninyong nasabing may pera nga? Binenta po nila yung ari-arian po sa Mindanao. Mm-hmm. Balikan po natin yung insidente na sinabi niyong umalis si Odin o nawala na lang. Paano nangyari? Ang nangyari po, ano nagpaalam po sa akin. Ano pong paalam nga sa inyo? Uwi po na Mindanao para tignan po yung lupahin nila po sa Mindanao. So yun lang? Opo. Tapos hindi na hindi bumalik? Hindi na po bumalik. Abay, napakahirap nga naman noon dahil parang naiwan ng walang ka-alam-alam at ideya itong si Ate Samera kung nasaan yung kanyang asawa. Naku po, dahil daw po nung buhay pa ang nanay niya, siya ang nag-alaga dito at natural lang na sa kanya daw mapunta ang yamang naiwan nito. Ang tanong, may yaman ba? At ang bakit mo kinakamkam ang lahat ng ito? Magpaliwanag ka, Lemmy Ray Reyes. Pasok! Anong sinasabi mo, Camila? Ang kapal ng gano'n! Sandali lang po! Sandali lang po! Sandali po, Aling Lemmy! Sandali po! Derek sa tanong! Na pinaghatian! Sandali lang po! Sandali lang po! Wala
Sandali lang po, sandali lang po. Una po sa lahat, gaano po ba karami yung sinasabing yaman na pinaghatian po na galing po sa inyong mga magulang? Wala pong pinaghatian sa yaman. Ang lupa po na naibinta sa Cotabato ng 10 hektar na ibininta ng 2 milyon, yan po ay ginamit sa pagpapagamot ng mamaman namin. So, wala na pong natira? May natira po na pera, pero yun po ang nakapangalan po sa... Bakit hindi kay Ate Lemmy at dun sa kanyang kapatid? At ano bang paliwanag ni Ate Lemmy, nasaan ang kanyang kapatid na si Odin? Alamin po natin yan isa-isa sa pagbabalik po ng Face to Face. So bakit po para sa mga apo ng inyong pong mama, walang binigay? Ay wala naman na, kung sa tutungusin po, wala na po talagang dapat habulin po ang mga bata. Dahil nilustay na po nung tatay nila.